I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nilang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Sabi ko, inyo na yan. Mr. Chair? Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. Ito pong si Moking ay bahagi po dati ng presidential management staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes, an employee of the management staff. Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-presidential management staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward system? It's a peace and order fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung peace and order fund, saan po yun specifically nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the Governor, Mayors, may peace and order fund. Discretionary yan. Ng Mayor, ng Governor, ng Presidente. Papabili siguro ako ng mga aspirin, gano'n, pero... Paki-explain po properly, Mr. President. Hindi po namin masyado maintindihan. Hindi ako dadating ng pagka-presidente, sir, kung gano'n ako. Sir, can you kindly tone down your voice? Oh, yeah, oh yes. We're just trying to... Mr. President, we're just asking to clarify your statements. Alam ng pulis, alam ng lahat ng tao ng Pilipinas, Mayor ako, hindi ako dadating ng pagka-presidente kung ganun ako katorpe. May nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon na sa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Tinapon ko. Tama ba natawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan. Yes, Mr. but Chair. You are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? Mr. Chair, tinatanong ko lang na... Point of order. Session suspended. Ayan! Po, narinig ninyo yung mga naunang sinabi ni PRRD sa Congress hearing. Oo, pero ang sabi niya ay hindi siya confession, di ba? Hindi siya extrajudicial confession, kundi mga statements now na galing sa bibig ng dating pangulo at dating mayor. Mm-mm. Yung sabi niya. And hindi siya willing to put it in writing, no? Sound body, sound mind daw siya. Pero hindi siya willing to put it in writing, it seems. Kasi sabi niya, magtanong lang kayo na magtanong, hindi niya kailangan daw. And isulat. But at the same time, he also said na yung mga talagang kung may ebidensya, they just file the case in court.